Ayun, what's up mga kapet? Eto na naman ho tayo, magbibida-bida na naman. At syempre, dito sa my DeFi pet dahil nalalapit na naman tong staking, in-game hunting. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, ating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin po magpasalamat sa mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta ba. At kung nais nyo po mag-ambag, huwag na huwag ho kayo mahihiya, pindutin nyo ho itong button na to. Itong tinuturo ko na to, subscribe button ho yan. At the same time, i-on nyo na rin ho yung notification bell. Para at least kahit puro pag-eebas ko lamang ho itong maririnig nyo dito, updated naman ho kayo sa pag-eebas ko. Ano nga ho bang meron ngayon? Pag-usapan naman natin ang kuro-kuro ng ating mga subscriber pagdating dito sa in-game staking na to or hunting. Wala na pa tumpik-tumpik pa, simulan na natin to. So ayun nga mga boss, di ba? It's been a while na ginagawa natin to and it's less than 22 hours. Okay. Sana! I already set my expectations low. Pero syempre, ako, I'm still hoping for the best kasi kung ito ay hindi na naman matutuloy because of any reasons na meron man ho sila, eh, syempre, alam naman natin kung ano maging epekto nito at ano ang magiging ano, mangyayari nito pagka nagkataon. Ngayon mga boss, ito kasi, bakit natin pag-uusapan to ngayon? Itong mga kuro-kuro na to, ito yung may baka. Ano ba? Ito yung mga may baka sa ating pag-iisip na kung saan maaaring makatulong or lalong makagulo. Pero yung point nila halos lahat ay valid. Okay. So simulan natin to pagdating kay Malbs TV na ayaw niyang i-share kung ano yung naiisip niya. Baka naman, Boss Malbs, baka naman pwede mong simulan yan. Kasi sabi niya naman dito, yun nga, kung may mga, alam mo, kung marami kang pet, may mga aura, maganda yung pets nyo, wag daw i-stay kung ayaw mo malagyan ng hunt. Okay? Kung ayaw mo lang naman. Pero, ang suggest niya, if makaka-earn ka naman ng deepet, ng sapat na deepet within 30 days, sa kanya, okay lang. Okay? Kahit malagyan ng hunt. Kasi may mga pets naman na siya na may aura o wala. Kaya lang kasi ito yan mga boss. As per our computation, dun sa previous video natin kung magkano yung pwedeng kitaan dun sa APR, dito sa in-game staking. Sa 69% na APR, medyo mababa for 10 pets. Roughly around 4.5 DPET tokens lang. Pero maaaring magbago to kasi hindi ko pa naman din nakikita yung nasa loob na itong staking na to. So, sisilipin natin yan. Pero hindi ho ako sa ngayon mag-i-stake pa. Nandun pa rin ho ako sa part na mag-boss fight pa rin ako. Okay. Bago ako mag-stake. Or baka hindi ho ako mag-stake. Depende sa situation. Ngayon, nasabi niya nga dito, sa akin okay lang kahit malagyan ng hunt yung mga pets ko na may aura man yan o wala. Bakit? Secret muna, boss. May naiisip daw siyang mas maganda. Ako rin naman, iniisip ko rin kanina. Pinag-isip pa ako na ito ni Boss Mal. Sabi ko, syempre, kung ako, tulad nung sinabi nga neto ni Noob King, stake what you will use in the future PvP and PvE. Okay? Yung pets na hindi mo talaga balak ibenta at i-consider mo yung mga status-related criteria, rare, wings, aura, etc. etc. Wala talagang problema sa akin na ilalagay ko sa staking yon kasi kung talagang permanente kong gagamitin. Tapos ang isa ko din na iisip, possible din kasi, kaya niya rin nasabi neto ni Boss Malbs, pero hindi ko alam kung tama ako kasi siya yung nakaisip ng pamamaraan na ayaw niyang i-share. Masakit ka rin sa puso ni. Most probably ako na iisip ko talaga buhat kanina ay yung breeding. Syempre kung i-breed mo lang din naman siya, okay lang, at least nakapag-hunt na siya. Diba? So, yun yung naiisip ko pero hindi ko alam kung tama nga ba ako o hindi, pero consider nyo rin yung naebas din ni Noob King. Na naebas ko nga rin kanina. Kung gagamitin nyo siya permanent, bakit nga naman alam mo yun? At least gamit mo na, na-stake mo na. Bago pa lumabas yung PvE, PvP. Kaysa ipapasok mo siya during PvP and PvE. Diba? Kung iisipin natin yon. Ngayon, 30 days kasi yung staking, sabi ni Juan Carlos de la Torre. So, bumili ka na lang ng actual token at i-trade yon. Baka mas kumita ka pa. Pwede. Kasi for traders, for every opportunity na merong pagbaba, talagang maraming traders na yan ang inaabangan yung pagbaba. Tapos maghihintayan ng pagtaas. Depende sa strategy nila na gagawin. Kahit naman ako, as a trader, maghihintay tayo niyan ng pagbaba.
So, bago tayo, alam nyo yun, bago tayo sumisit. Pero syempre, kanya-kanya kami strategy. Pero most of the traders, if not all, they always buy low, then sell high. Lagi yan. Eh, kasi dyan kami nakakapag cash out, or ako kasi cash out eh. Yung term nila is take profit. Diba? Yun yung sistema nun. Kaya valid din tong kay Juan Carlos. Lalo na kung alam mo ang pasikot-sikot ng trading. Why not? Diba? Mas sure ka dun. Ngayon, kay ZVZ24, ganito kasi yan. Which is valid to ah. Ginawang one time lang yung stake, ang DPET token natin is a governance token. Meaning to say, baka ito yung ito talaga yung primary token or yung governance token nga na gagamitin natin. At napakalakas ng reaction yan pag sabay-sabay nagkaroon ng pagbebenta. Okay? Maraming benta agad sa market. Diba? Alam naman natin yan. Ito yung mga tinatawag nilang pump and dump. Diba? Yung magpa-pump, tapos pag-pump, ibebenta rin para makapag-take profit. Diba? Sobrang laki na apekto nito sa market, which is really valid for a reasoning pagdating dito kay ZVZ24. Solid to. Kasi nga, sabi niya nga, ang advice niya, kung pwede nga lang, gawin na lang nilang staking for the second token na ilalabas ang MDP. At seasonal na lang ang staking ng DPET tokens. This is going to be sustainable kung ito yung gagawin nila. Okay. Kahit papano. Kasi, di ba, alam mo yun, yung primary token mo, hindi masyadong magalaw. So, yung stability niya, sobrang solid kumpara natin doon sa second token na yun naebas nga nila, yun yung gagamitin natin for earnings. Yun yung ma-earn natin. Pero wala pa rin idea kung magkano yung ma-earn or each and any, alam yun, yung mga game na gagamitin nila or gagawin natin dito. So, yun ang inaabangan natin for this Q4. Fourth quarter. And they still have 17 days left. Okay? Ngayon, mga boss, kay Michael V. Tobias naman. Sa kanya talaga, wise decision naman daw ang boss fight. Kasi seasonal event lang to, which is true. Seasonal event lamang po ang boss fight na kung saan, kung iisipin natin mga boss, naebas niya naman din nila sa my DeFi pet na this is a going to be a revenue sharing event. Okay? Dahil dun sa ano, kaso nga lang talaga, yung seasonal revenue sharing naging gas sharing. Sensya na ha. Totoo naman, yung boss fight naging gas fight, and I'm really hoping na sana nga itong boss fight 2.0 eh all goods at wala magiging problema. Kasi nga naman daw, sabi rin ni Michael V. Tobias, yung staking nandyan siya, which is feature naman talaga. Pero as per the roadmap itself, marami pa pong hindi nagagawa rin doon. And I hope and I pray na for this past few days left for them, for this quarter, sana magawa nila. Kasi kung alam nyo yun, pero ako siguro leaning on the side na wag ipilit kung hindi kaya kaysa magkanda disgrasya yung mga pwede mangyari. Okay. Ngayon kasi, sabi niya nga, sabi rin ni Mr. Michael V. Tobias, okay, kung may value pa ba, pagdating naman sa kung may value pa ba ang pet na na-stake na, syempre ang labanan dyan para mag-stand out yung pet mo sa market ay pa-evolve mo tapos ipa-level up till 15, depende sa kaya ng level. Posibleng walang bibili dyan. Mas lalo na kung pagdating ng PvP, PvE, which is true. Hindi lahat ng masipag magtanim. Hindi lahat masipag magtanim. Mahirap kaya magpa-level ng mga pet. Lalo na at kailangan ng maraming pet foods na kakainin ng mga yan. Kaya advantage yung mga nakaabot ng level 15 up to 20 na pet. Madaming busy na investor na may work pero gusto maglaro ng DeFi pet. Mas lalo na pagdating ng play to earn. Ang gagawin na lang nila, bibili ng malakas na pet pang PvP, PvE kasi wala na silang time para magtanim-tanim. Nakakatamad, which is true. Kasi ilang buwan na rin ho tayo nagtatanim. May mas matagal pa ho sa akin nagtatanim. Yung iba nagsimula na magtanim May pa lang. Diba? Yun nga yung ano eh. Kung iisipin natin eh. Pero sana, diba? Yun yung mangyari. Na pwede tayo magbenta ng according sa level ng pet. Pero sa tingin ko, ganun naman ang gagawin niya. Kasi parang walang sense na magbebenta ka ng pet tapos yung level ay marireset. Diba? Parang, ano yun? Diba? Yun yung iniisip ko. Pero I think this is going to be valid lalo na kung ganun yung mangyayari. Okay? Kay Salves Carrera, yung pet din merong food per day na stats na mahina yung pet. Baka konti lang makuha mo na resources pag nag-stake ka. Ito nga mga boss, kung makikita natin dito, meron ditong button. So ngayon, para ka lang din naman nagpa-farm dun sa staking mo ng food. Ngayon boss, kung mapapansin nyo, pansinin nyo sa mga pet nyo, yung silver, pagka mataas yung earn ng silver, mababa yung earn ng food. Okay? So meron talagang pets for staking.
para dun sa mataas ng pet food. Example to, si Fang. Diba? Ito, level 16 na. Tingnan nyo naman na earn ng food. Earn ng silver niya, kaperanggot. Diba? Ang problema ko lang dito, mga boss, kung sa style ko kasi, sa playing style ko, hindi pa pwede. Kasi, mas masarap matulog eh. Mas pabor ako dun sa pagtulog ko dun sa part na yon. So, ayoko magpipipindot. Kung 1-4 yan, tapos sa 50,000 lang yung cap neto, kailangan ko gumising para pindutin yan. So, kung yun lang din ho yung habol ko, baka magtanim na lang ho talaga ako. Ay, sorry, hindi pala kita. Ito yung sinasabi ko, palitan natin. Ang laki ng pagmumukha ko. Itong part na to. Diba? Kung 50,000 lang yung pwede dyan, so, diba? Parang hindi practical na gigising ako 2 hours, 3 hours para lang mag-earn kasi 10 yung deep pet na nakalagay ko dyan. So, mas importante sa akin yung tulog pa rin. O, eto nga mga boss. Diba? Kay boss servant naman, once in a lifetime lang ang staking, so hindi niya daw mamadaliin. Yun nga, kasi kung once in a lifetime lang naman, at the same time, beta phase pa lamang ho naman tayo dun sa part na yan, eh mas mainam ho talaga na hintay muna natin, baka mamaya magkaroon pa ho ng changes. At the same time, pagka sumisid naman ho ako agad, pero susundin ko rin siguro yung payo naman ng iba na kung gagamitin ko naman, bakit ako matatakot? O, diba? Lalo tayo naguluhan. Pwede yan anytime in the future. Pwede nga mabago mechanics ng staking. So, dapat lang talaga hintayin yan. Beta pa lang ang staking, kaya yung mga magdi-decision na mag-stake, do it at your own risk. Yun. Yun talaga yun. Kasi kayo't kayo talaga magdi-decision yan. Inilalatag lamang ho natin kung ano man ho yung pwedeng mangyari dito. Ngayon, mga boss, kay Jeff Rocks YouTube, okay? Sabi niya, oy, eto about sa rollback to, naulit na daw. I stand corrected pagdating dito kasi naebas natin kahapon na ako, na-experience ko kasi isang beses pa lang yung rollback. Si Boss Jeff Rocks mukhang nauna siya. At alam niya ho talaga na, yun nga, dinanas niya rin tong rollback na to. Hindi ako sigurado. Pero I stand corrected with this, may naulit na pala na error na pagdating na rollback. Okay? Pero ang sabi niya nga, for him, better to wait pa rin daw. Staking is a good lang yan sa mga 100 ng pets. Nakikita ko rin na mga ganun eh. May advantage talaga kasi kung 10 pets lang naman after staking, magsasalpak ulit sila ng 10 pets tapos 10 pets ulit. Kung meron silang 120 pets sa isang taon, pwede sila mag-stake, di ba? Nang tig sa 10 na hindi nila masyadong mararamdaman, which is true. Okay? Siya daw magpapasok siya ng 20 pets na hubad. So, kinonsider niya rin yung EBAS nung dati, yung mga nauna ko na EBAS about skills, about dun sa stats, dun sa rarity, at kung ano-ano pa. So, yun yung mga na-consider niya dahil nga ipapasok niya hubad. Yung mga main pet niya daw, di naman daw niya ibebenta, baka i-stake niya rin daw kung wala pang play-to-earn feature. Diba? Good strat din, actually. Diba? Ngayon, kay Jabe, yung value naman daw ng pet, magbabawas kapag na-stake ka. Depende sa laki, depende kung magkano makukuha mo sa staking. Ito, naebas natin to kanina. Pero sabi niya nga, if 1 DPET token per 10 pets lang naman makukuha mo sa loob ng 1 month, eh di parang wala naman ako nakikitang ganun kalaking kabawasan kung stake na yung pet, which is true. Kung maliit yung earnings mo, wala talagang apekto masyado sa value yun. Kasi nga naman, stake count lang naman yun nawala, tapos 1 DPET token kada 10, eh di sobrang barya lang naman. So hindi masyadong mararamdaman. Lalo na siguro kahit merong stake count yan, tapos ang lumalabas, eh alam nyo yun, sobrang lakas naman ng pet, tapos ibinenta nyo, di na masyadong papansinin. Maaari rin mangyayari yun, mga boss. Sabi niya nga dito, let's just be honest here. Kung bibili ka ng malakas na pet at nagagamitin mo sa PVP, mahalaga ba yung number of stake? Oh, 'di ba? Tama si Boss Jabi dito. Kahit ako naman ay agree. Hindi mahalaga yung number of stake kung malakas yung pet mo kasi pwede ko naman siyang i-breed. Lalo na kung Gen 0 'yan, Gen 1. Okay, lalo na kung Gen 0 'yan. 'Di ba? Pwede kong bilhin 'yan. Walang problema. Doon tayo makakausap at wala nang bilang yung stake kasi iba na yung purpose niyan sa akin, gagamitin ko na ng PVP and PVE. Kasi di mo naman talaga siya gagamitin for staking, which is true. Okay. Kay Sandrick Kabalagan, okay, mag-snake na lang tayo kapag stable na yung staking. O yun, di ba? Good idea. Hintayin natin. Kasi alam naman natin, magkakaroon changes. Hindi nga natin alam kung baka mamaya itong 21 hours, ma-extend eh. Di ba? Kay Jason Rivera naman ang lumalabas, eh maghihintay lang namang siya dun sa mga mangyayari. Pagkatapos, dun daw siya magdi-desisyon. Which is a good thing. This is actually a good strategy na kung saan maghihintay ka muna ng actual facts and actual basis kung ano yung pwedeng gawin.
para at least dun mo na ibabase. Instead na mag-iisip ka pa ngayon, kasi nga sabi niya nga, 83 pets niya daw, walang evolve kahit isa, kahit sa huli, magdidesisyon pag nandyan na, mahirap magmadali, lalo na at mga ngapa lang naman. Diba? Siya ganun. Diba? Ako nanggugulo. Siya siya nas-expired, o, diba? Saya, baka nag-update na naman to. Well, anyways, ayun nga mga boss, o, diba? Pwede naman natin mangyari. Pwede yun ang iisipin natin na pwede mangyari. So, pinakamainam talaga. Kung mahaba yung pasensya mo tulad ni Boss Jason Rivera at ayaw mo na mag-isip, maghintay talaga. Yun ang best move. Diba? Kasi, ganito yan. Sabi nga ni Daniel Carlit, basta siya daw, wait niya daw muna updated matapos ang game nila before daw siya mag-stake. Okay? Accept muna natin to. Basta ako boss, wait ko muna updated at matapos game nila before ako mag-stake. Try ko muna mag-observe after nila i-release before ko isa lang. Pet ko, baka sayang hunt eh. Diba? Yun yung malaking advantage boss ng mahaba ang pasensya. Diba? Yung, meron pa ako nabasang comment dito, medyo comedy. Yung isang comedy niyan, basta ako boss, hihintayin ko yung gagawin mo para pagka nagkamali ka, hindi ko nagagawin. Kaya ako ginagawa rin tong video na to. Para dun sa mga mapaglaro ang isipan, at least kahit papano, eh, yun nga. Matest nyo rin kung ano ang opinion nyo. At least, ma-check natin sa mga sa pare-parehas. Pero syempre, hindi lahat magtetest yan. At naiintindihan ko naman yan. All good yan. Ngayon, sabi nga ni Michael Joron Adayo, okay, marketing strats nga daw to nangyayari. Alam nila na madami mag-i-stake, so mababawasan yung crowd ng boss fight. Alam nila na madaming madidismaya, na dismaya ng last boss fight, tapos di nauulit na stake na lang sila papasok. Pwede talagang strategy to. Okay? Pero I'm not quite sure if this is going to be a marketing strategy. Pero but still, this is going to be a strategy na kung saan, yun nga, at least yung volume ng tao parang ire-redirect mo. Kumbaga, alam mo ng traffic sa EDSA, may pupunta ka dito sa lugar na to, pwede ka naman dumaan ng C5 or ibang lugar pa, long cut ka. So, pwede ka mag-redirect ng traffic para hindi sama-sama doon sa iisang lugar. Okay? Ngayon, marami naman daw kasi talaga na buryo at nadismaya ng last boss fight, which is true. Sasabay at sasabay pa rin yan sa boss fight kahit anong mangyari. Kaya halos sabay pa sila maglalabas para mabawasan yung volume pagdating ng boss fight, which is a good strategy as well. Operational-wise for me, yes. Para hindi naka-focus doon sa iisang lugar. Ngayon, kay Marlino Cardiente, okay? Tawag nga daw sa strategy nila BSBA, 'di ba? Yung BSBA sa BSBA Bachelor in Science and Business Administration at kung ano pa. Okay, sa sobrang kitaan ng pera. Pero sa pagkakaunawa niya daw, to, pag buy mo ng egg, hindi basta-basta yung gagalawin nila. Mawala dahil diyan kumikita na mabilis ang pagkakita ng pera, which is true. Sana hindi man lang umabot sa ganun dahil sobrang tagal na nasayang ng roadmap na hindi masusunod. Mapapahaba naman talaga pag hindi nila sinunod yung roadmap. Ngayon nga, ang sabi nga nila dito, believe lang din naman daw siya sa kanila dahil pinag-isipan nila mabuti at hindi basta-basta ang mga plano nila. Hindi naman talaga basta-basta, kaso minsan talaga yung pressure, hindi natin maiwasan eh. Minsan na silang sumunod sa pressure, wala eh, talaga nagkandaleche-leche. Hindi natin masisi din. Ayoko na lang din sisihin kasi wala naman ang magagawa. Pass is pass. Diba? Let's move forward. Ganun na lang ang ugali ko talaga eh. Yun nga lang, ang sabi nga nila, hoping pa rin naman daw siya sa katayo na lalabas ang play to earn, which is true. Karamihan naman talaga ito yung inaabangan kasi wala pa rin talaga tayong idea eh about doon sa play to earn feature, kung ano yung mangyayari. Diba? Ang request niya lang talaga, sana yung mga lalabas na features dito sa staking, sa boss fight, yung patas at maayos yung rules, yung hindi rin tayo malulugi. So, mainam to yung sinabi ni Boss Marlino Cardiente. Alam niyo yun, let's sana mahanap nila yung sweet spot pagdating sa ganito. Kay Havoc naman, okay? Sa akin daw, sa kanya, okay, mas maganda mag-stake kung gusto mapabilis ang mag-level up ng pets mo kasi food ang kukuha mo sa staking. Totoo naman. Pero don't get me wrong ha. Hindi, alam ko hindi magle-level ang pets mo sa loob. Pero maaari siya mag-level dahil makakapag-earn ka ng pet food. Yun nga lang, tulad nung naibas ko kanina pagdating dito, ito kasi 50,000 lang. So kung ako, mag-earn ako ng around, limbawa, ito na lang, para iba namang pet, di ba? Earn ako ng 1-3 per hour na pet,
50,000 yung max cap niya, merong 10, lagay na lang natin 1,000 to, 10,000. So, 5 oras. So, sa loob ng 5 oras, kailangan pindutin ko. Kasi yun yung max cap level niya eh. Ah, max cap na mag-earn niya eh. Pag hindi ko pinindot, hihinto. So, masasayang din. Diba? Every 5 hours, eh kaso mas gusto kong matulog. Kaya rin ako nag-iisip kung mag-i-stake ba ako nung ganong karami. Tapos ganon yung pet food. Diba? Yun yung inisip ko lang naman. Pero syempre, depende sa sitwasyon eh. Kaya iabangan at aabangan ko pa rin yung boss fight. O, diba? Ngayon, kay Boss Kel Gaming, naibas na natin to para sa daw yung food per hour na nakalagay sa pet ngayon. Yung food per hour, ito po yung pagkakaintindi ko, yung pinakita natin kanina. Ito yung ma-earn niya dun sa staking. Okay? Nililinaw lang din naman natin. Tapos yun nga, sabi nga ni Jay Jacinto, meron ng attack speed. Okay? Ang tansya niya, ang attack speed for boss fight, pet food, RR, acquire ng staking. Which is true. Yung attack speed mukha nga talaga sa boss fight siguro. Pero hindi ko alam kung ano na kasi yung mechanics ng boss fight. Baka mamaya nag-update na rin sila. So malalaman naman natin. Pero ako talaga ang inaabangan ko. Ito talaga eh. Yung skills. Kasi paano natin malalaman? Paano ko malalaman, di ba? Yun lang naman yung sa akin. Pero syempre, willing naman tayo maghintay. Aabangan lang din ho natin. Ayun nga ho. Maraming salamat ho. Pasensya na ho at napahaba ho ang pag-iibas natin. 20 minutos mahigit. 21 na. Diba? So, ayun. Yun yung mga palitan ng kuro-kuro ng ating mga subscriber din. Hopefully, naguluhan ho kayo lalo. Pero dun sa mga naebas natin, mga boss, gather nyo, kuhunin nyo yung mga points nila, yung mga positive notes nila. Tapos, you may need to come up with your own strategy kung ano yung gagawin nyo. Pwede na nyo naman i-duplicate yun. Wala namang problema yan. They just wanted to share their insight. And I'm really glad for these people na kung saan, pasensya na ako, hindi ko na isama lahat. Eh, yung mga pag-iebas nyo about dun sa mga palitan natin na kuro-kuro. It's been a while na ginawa natin to. And I hope and I pray. Yun nga. Sana, in 21 hours and 11 minutes and 16 seconds, eh, all goods na tong staking. So that dun sa mga magdidesisyon na staking, alam na nila kung ano yung gagawin nila at the same time, hindi na madali pa. Punta ho tayo ng shoutout section, mga boss. Okay? Shoutout kay Mr. Edwin Momo, since 9 subscriber. Ito, natatandaan ko ito eh. Kung hindi ako nagkakamali, pan 13 na pumindot to eh. Pan 13 na nagkamali dun sa channel ko. Boss Edwin, maraming salamat sa pag-stay lalo na sa patuloy na suporta. Kay Sire M, Mark Gerber Apolinario, kay John Anthony Ricaplaza, Cal Riggs 29 Ross, kay Sari Sari Skills, kay Erwin Cabral for Imdang Cavite, Nikki G21 Official, Cutie Patoti, Patuti ng QC na si Andrian Mias, sa Wolves, galing kay Kuya Jep, kay Daniel Carlit at sa mga katrabaho niya sa SM Mega Center Cabanatuan. Boss, ingat kayo. At medyo sobrang rampant ang taas ng cases natin ngayon. Kung naka-face-to-face man ho kayo, ingat ho. Okay? Kay Boss Payne, P-E-Y-N. Ito talaga, malupit din mag-ebas to. Ibang level to. Kaya ako to, medyo mataas ang level of ano to. Level of intellect. Kumbaga sa, mataas ang int na itong taon to eh. Pero boss, sobrang salamat sa pagiging healthy mo, lalo na sa pagko-comment mo. Sobrang ganda ng pag-deliver mo na, alam mo yun, it's just based on what you know. Sobrang laking tulong yan at laking ambag yan dito lalo na sa channel natin na teaching channel. Kay Aldrin Jose Caberte at kay Ryan the Explorer. Ayun nga po mga boss, pasensya na ho kung medyo napahaba tayo ng konti. Bira naman na natin siya magagawa pagpatawad niyo na po. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at wala na ho akong ibang iebas pa. Hanggang sa muli, kita-kits!